magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating lahat, mga kapatid kong minamahal. Welcome po sa ating online prayer meeting. Kamusta na po kayo? Alam ko po at nakakasigurado po ako na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Salamat sa Panginoon sa kanyang katapalan kabutihan po sa bawat isa. Ngayon pong gabi ay tayo po ay mag-umpisa na sa isang panalangin. Tayo po ay umuko. Aming Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, marami pong salamat sa pribilehiyo at pagkakataon na kami po ay magsama-sama muli ngayong gabi sa gabi ng pananalangin. Gabayan po ninyo ang bawat isa. Ako po na iyong alipin ay iyong turuan at gabayan. Gamitin mo lamang po akong instrumento at kasangkapan na magbahagi na iyong salita. Patuloy mo kaming samahan. Ang bawat isa, Panginoon, ay bigyan po ninyo ng pangunawa at higit sa lahat. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na mag-focus sa inyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Patuloy kaming pangunahan ng iyong presensya at iyong banal na espiritu. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito pong aming samang-samang panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Makipagbukas po kayo sa akin, kung kayo po ay mga Bible, Josue po, chapter 8, verse 18 hanggang 22. Nandyan na po ba kayong lahat? Tayo po ay sabay-sabay na magbasa. Ayan po, verse 18. Noon sinabi ni Yahweh kay Josue, ituro mo sa hay ang iyong sibat. Ito'y ibinigay ko sa inyo ngayon. Gayon nga ang ginawa ni Josue. Verse 19. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lunsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga tagahay, nakita nilang abot sa langit ang usok na nagmumula sa lunsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong. Bigla silang hinarap ng mga Israelitang tinutugis nilang patungo sa ilang. Sapagkat nang makita ni Josue at ng mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakublay pumasok na sa lunsod at ito'y natutupok na, pumihit sila at dinaluhong ang mga tagahay. Dumagsa rin buhat sa lunsod ng mga Israelitang pumasok doon, kaya't ganap na napagtalikupan ang mga tagahay. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas isa man. Ang ating pong message po ngayong gabi ay aking pinamagatang magtatagumpay ka, kasama mo ang Diyos. Amen. Kung mayroong mga bagay tayong dapat makamtan o mga pangarap na gusto nating maabot, di ba po, kailangan mayroon tayong gawin. Magplano tayo, mag-iisip tayo ng pamamaraan. Ito ang aking ibabahagi sa inyo ngayong gabi. Pamamaraang para tayo ay magtagumpay sa laban sa buhay na ito. Amen? Amen po. Ang una pong pamamaraan para po tayo magtagumpay sa laban natin sa buhay nating ito, una po ay makinig po. Makinig po. Makinig po tayo una-una na sa salita po ng ating Diyos. No? Pakinggan po nating mabuti ang mga itunuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Ang mga direksyong binibigay niya sa atin, huwag po tayong gumawa ng sarili nating diskarte. Kapag kinakounsel po tayo, tinuturuan po tayo ng Panginoon, makinig po tayo. Huwag na po tayong gumawa ng iba pang alibay. Makinig po tayo sa tinuturo po sa atin ng Panginoon. Ang ating pong mga leader at ating pong mga pastor at ang ating mga speaker sa ating mga services ay mga lingkod po ng Panginoon na ginagamit po para po tayo ay turuan. Sila po ay boses
at tinig ng Diyos para po sa atin. Mga balakin at plano, tayo po gumagawa niyan. Pero ang Diyos pa rin po ang magpapatupad niyan. Ang Diyos pa rin po ang magpapaganap niyan. Kung minsan, tayo kasing mga tao, gusto natin mabilisan. Gusto natin agad-agad. Matuto po kasi tayong maglakad, lakad din. Diba? Yung pong medyo hinay-hinay lang. Huwag po tayong hindi po pwede puro takbo. Nagmamadali po. Hindi po ganun. Ang Diyos po ang may hawak ng oras at panahon. Huwag agad-agad nating asahan na mahinog ang bunga kasi bubot pa. Kapag pinitas po natin yan, maasim yan at mapakla. Pero kung tama sa oras at panahon, kapag inani po natin, matamis kasi may sapat na gulang. Kaya po, huwag po tayong mauna sa Diyos. Yan. Yan pa ba? Sumunod po tayo sa kanyang kilos. Sabayan po natin ang Panginoon. Huwag po tayong mauna, huwag po tayong mahuli. Kailangan po sabay, no? Nakikipag-cooperate po tayo sa move ng Diyos para hindi po tayo nauuna, hindi naman po tayo nahuhuli. Amin po. Ang pangatlo pong pamamaraan ay isagawa po natin yung kanyang ipinagagawa. Isagawa po ang mga plano at mga balakin ayon po doon sa binibigay po ng Panginoon na direksyon, no? Si Josue po naghanda ng mabuti. Amen po. Dahil doon po sa paglusob niya sa lungsod ng Hai, na unang laban ay natalo po ang mga Israelita. Dahil po may ginawa silang hindi kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Kaya po sila ay napipilan, natalo. Pero po dito sa Hai, ang Diyos na po ang nagsabi kay Josue. Sabi po, si Josue po ay naghanda ng mabuti, no? Mainam na guided po ng Diyos, hindi ng sarili niyang isip. Yan. Sinabihan siya ng Panginoon, ngayon na. Ha? Ngayon na. Ang Panginoon kasi, hindi po tayo guided ng ating sariling isip. Ang Panginoon kasi, tayo mga anak ng Diyos, may pag-iisip tayo ng Panginoon. May pag-iisip po tayo ng Diyos. Ang kaisipan po ni Kristo ay taglay po natin. Kaya, basta tayo ay palagi hihingi ng gabay at approval po sa Panginoon, sasangguniin natin palagi ang Diyos sa lahat ng ating mga balak at mga plano at mga balakin. Tinataas natin palagi sa panalangin. Maraming hadlang, oo, mga kapatid, kabi-kabila yan. Kaliwa, kanan, likod, madami pong mga hindrances, hadlang. Pero mga kapatid, ang mga hadlang at mga hindrances ay kaya po ng Panginoon hawiin. No? Kabi-kabila po yan, sobra. Sa sobrang si Josue po, sa kanyang paghihinagpis, nadismaya din po si Josue nung sila po ay matalo nung unang laban doon po sa Hai. Sa sobra niyang hinagpis, sa sobra niyang pagkadismaya, nagpatira pa po siya. Kung nababalikan po ninyo yung una pong chapter po ng Joshua, nagpatira pa sa harapan ng Diyos sa sobra niyang pagkadismaya. Pero ano ang sabi sa kanya ni Yahweh? Ano po sabi sa kanya ng Panginoong Diyos? Ha? Ano ang sabi niya? Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Sabi niya kay Josue, tumindig ka. Sabi niya, tumayo ka dyan. Tumayo ka. Kaya, ikaw kapatid na nanonood ngayon, maaring first time mo nanood, na ngayon mo lang napanood ito, o aksidenteng nabuksan mo, na natunghayan mo itong prayer meeting, kung ikaw kapatid na lugmok, dismayado sa buhay, sinasabi ng Panginoon sa iyo, tumayo ka, tumindig ka, no? Tumindig po tayo, no? Tumindig po tayo ang Diyos na pinaglilingkuran po natin
ay lubos na makapangyarihan sa lahat. At siya po ay interesado. At siya po ay disigido na tayo po ay samahan, tulungan, ingatan, palakasin. At sa atin pong laban, siya po ang makikipaglaban sa atin at siya po ang manguna sa atin. Una po nating pamaraan makinig, pangalawa sumunod, pangatlo isagawa. Ang pang-apat na po pala nating pamamaraan ay ang manampalataya. Amen! Manampalataya po. Pang-apat pong pamamaraan. Magtiwala ng lubos sa sinasabi ng Diyos sa atin. Amen! Huwag mawala ng pananalig. Huwag matakot sa threat ng kaaway na hindi natin magagawa ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Magpalakas, magpakatapang po tayo sa tulong po na Panginoon. Kasi hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. Noong sinabi ng Diyos kay Josue na ituro mo ang sibat mo sa hay. Ito'y binibigay ko sa inyo ngayon. Yan po, nabasa po natin yun sa verse 18 ng chapter 8 ng Josue. Sabi niya po, ulitin ko po, ituro mo ang sibat mo sa hay, ito'y binibigay ko sa inyo ngayon. Pananampalataya po yun. Faith po iyon. Faith ni Josue yun. At yun po ay sinunod ni Josue. Ginawa po ni Josue. Itinapat niya, itinuro niya ang kanyang sibat sa lungsod ng hay. Pananampalataya po ni Josue sa sinabi po ng Diyos. Binigay po na sa inyo ngayon. Ayan. Binibigay niya na sa atin ngayon. Sabi niya kay Josue, binibigay ko na sa inyo ngayon. Sa atin din po, sinasabi ng Panginoon, binibigay ko na sa inyo ngayon. Ang pananampalataya po natin ay na napakabanal, ay dapat po natin i-activate, ay dapat po nating i-exercise. Yan po ang napakabanal po nating pananampalataya, dapat po natin i-exercise po yan. Sabayan po ng mga pananalangin na walang patid. E si Josue kahit sa kalaliman ng gabi, nagdi-deploy ng kanyang mandirigma. Maagang maaga pa nasa harap na ni Yahweh. Nagmi-meeting po sila. Amen. At habang ang sibat niya ay patuloy na nakaturo sa hay at nakataas ang kanyang mga kamay, nalipo lahat ang mga tagahay. Ano pong ibig sabihin? Nagwa-warfare po, nag-spiritual warfare po si Josue. Praying powerfully, very intensified na prayer. No? Hindi siya hinihiwalayan ng Diyos. Hindi po siya hinihiwalayan ng Diyos. Kaya nawasak ang lungsod ng hay. Nanalo ang pangkat nila Josue. Kaya po tayo po mga kapatid, nawasak ang lungsod ng hay. Wasakin din natin ang gawa at kasiningalingan ng kaaway sa buhay ng ating pamilya. No? Lupigin din natin ang pandaraya ni Satanas sa buhay ng mga kaibigan at kapitbahay po natin. Yung mga taong prospect po natin na siran ng salita ng Diyos. Mga tao po na binibigay sa atin ng Panginoon para po ilapit sa Diyos. Mga kaluluwang maliligtas sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sabi po, ibinigay na sila ng Panginoon sa atin. Amen. Amen po ba? Pagsamasamahin po natin ang ating mga pananampalataya, mga kapatid kong minamahal. Amen po. At sa katapus-tapusan po, huwag na po tayong patumpik-tumpik pa. Gawin
ang mga pinagagawa sa atin ng Panginoon sa panahong ito. Kahit may mga humahadlang sa atin, may mga balakid, ang Diyos handang hawiin ang lahat ng hadlang basta para sa kalulatian ng kanyang pangalan. Gagawa siya ng may kapangyarihan sa ating kalagitnaan. Amen. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid. Patuloy po tayong manampalataya dahil ito po ang maghahatid sa atin. Sabi po ng Zechariah 4:6, hindi sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ang tagumpay, kundi sa akin tulong lamang. Andyan po, nasa tabi lang, kasinlapit lang ng ating hininga ang Diyos sa tuwing tayo tatawag at hingin ng tulong. Nakahanda po siya agad-agad na magbigay po sa atin ng tulong. Salamat po at purihin po ang Panginoon. Amen. To God be the glory. At sa oras din naman ito ay ang ating pong mga prayer items ay nandiyan lang. Kayo naman po na mga kapatid ko na nasa tahanan ngayon ay nanunood. Alam ko po may pangangailangan ang bawat isa. Ang inyong pong mga pangangailangan, ang inyong pong mga prayer request, ang inyong pong mga kalagayan sa ngayon, kahit po kayo ay nandyan sa inyong mga tahanan, isabay lang po ninyo yan sa panalangin gagawin natin ngayon. Itaas po ninyo sa ating Diyos ang inyong mga prayer request, personal, pampamilya, mga pangangailangan, financial, physical, may mga sakit, may pinagdadaanan, may mga problema sa sambayan, itaas po ninyo yan. Sumabay lang po kayo sa ating mga panalangin sa gabing ito at ang Diyos po, katulad ng kanyang sinabi, ibinigay ko na yan sa inyo. Hawakan lang po natin ang salita po ng Panginoon sa gabing ito. Binibigay ko na yan sa inyo ngayon. Diyos po ang nagsalita, hindi po si Sister Beng, ang Panginoon po. At tayo po ngayong gabi ay mag-umpisa ng manalangin sa tulong po ng Holy Spirit. At gawin po nating ma-intensified ang ating mga panalangin. Kung kayo po ay handa na, no? Manalangin na po tayo. Sige po, tayo po ay umuko. Hallelujah Lord, purihin ka aming Diyos na banal at dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagpasimula na mabubuting bagay sa amin at iyon ay lulubusin mo hanggang sa ikaw ay mabalik. Patuloy kaming lumalapit sa trono ng biyaya mo, taglay ang kababaang loob po uli, Panginoon. Sa pangalan po ng buktong mong anak aming Panginoong Hesus, dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming bayan, bayang Pilipinas. Patuloy po ninyong pagpalain ito. Mahal po ninyo ang mga Pilipino. Alalahanin po ninyo kaming mga Pilipino sa inyong kaisipan, O Diyos, at ang aming Pangulo. Patuloy mong gabayan, patuloy na bigyan ng kalakasan bawat araw ng kanyang buhay. Matapos po ang mga proyekto niya, bago po ang mag-step down sa kanyang termino, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang kanyang pamilya. At ganun din po ang lahat po ng sangay ng gobyerno, ang aming pong mga senador at kongresista, ang mga mayors, ang chairman ng barangay, ang mga councilors. Nawa po, gabayan niyo po sila, ang aming mga frontliners. Dinadalangin po namin, Ama, ang aming mga doktoran, nurses, Panginoon, pulis, sundalo, ang mga LGU, mga barangay, Panginoon, ang mga volunteer, Panginoon, na tumutulong para lumaban dito po sa COVID-19 na ito na problema ng aming bansa. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, mga kababayan naming lumalabas araw-araw para maghanap buhay. Ganun din po, Panginoon, ang mga nagtatrabaho, Lord God, sa mga establishmento, Panginoon, na ang mga tao ay pumupunta, proteksyonan niyo po, Panginoon, ang aming mga kababayan. Bigyan niyo ng kalakasan, ng pangatawan, huwag niyo pong hayaan na dumami pa at kumalat pa ang virus, Panginoon, at mahawa pa po sila. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming church, Christ is the Answer Church. Lord God, ang Christ is the Answer Church na mga manggagawa, na miyembro, pastor, diakono, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magpala. Patuloy na pagpalain ang bawat sambahayan nila, ang mga pamilya nila. Ingatan po ninyo, Panginoon,
At higit sa lahat, O Diyos, na ikaw po mag-provide financially sa pangailangan po ng inyong iglesia, ng inyong mga anak, Panginoon. Patuloy din po, Panginoon, na magkaroon po ng unity sa body of Christ, Lord God. Salamat po, O Diyos. Patuloy ka, Panginoon, na manguna sa buhay po namin. Ang bansa po namin nawa ay maging COVID-free nation na ito. Ganun din po ang mga programa ng Christ is the Answer Church na magkaroon na po uli ng church planting, Panginoon, pagkatapos ng COVID. Ang aming pong mga house church planting, Panginoon, na gaganapin, Lord God, sa mga sunod na mga araw at mga buwan at taon. Ikaw po ang manguna sa aming mga pastors, Lord God. And even though, Panginoon, sa mga kapatiran ngayon na nanunood, na sa kanilang mga bahay, na sa kanilang mga tahanan, O Diyos, may mga pangangailangan po ng aking mga kapatid. Alam po ninyo yan. Ako po hindi ko alam. Pero ikaw na Diyos na pinaglilingkuran namin, ay alam po ninyo ang pangangailangan ng inyong mga anak. Ikaw po ang umabot, Panginoon, sa mga anak po ninyong may mga karamdaman, nang hihina, nang lulupaypay, palakasin mo po sila. Ganun din po, Panginoon, ang mga anak po ninyo na kapos, Panginoon, sa kanilang ikabubuhay, ikaw po ang mag-provide. Sa mga nag-a-apply po ng trabaho ng mga kapatiran, ikaw po ang mag-provide sa kanila ng work, ang magbigay ng trabaho, Panginoon, higit sa lahat, sa bawat araw-araw na pangangailangan po ng inyong mga anak sa Christ the Answer Church. Members, workers, and leaders, kayo po ang mag-provide. Ikaw ang aming Diyos. Tapat sa inyong mga pangako, hindi ka nagbabago. Marami pong salamat sa inyong mga salita sa gabing ito. Nawa po, napalakas po ang bawat isa sa amin. Napalakas po, Panginoon, ang aming pananampalataya at lalong higit na magtumibay.